Okay. So ito guys, gina-dissolve ang dextrose na powder. Okay, so yan guys, umiinom siya. Yan. Anti-dehydration. Hi guys, kumusta po kayong lahat? Sa simpleng video ko na ito, share ko lang po sa inyo ang isa kong baboy na nagkasakit, nagdusa, ngunit nailigtas naman sa tulong o assistance ng aking technician. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Yung nakatalikod guys na baboy, na parang umuupo siya, yun po yung nagtatay siya. Ayan, so guys, oh. Hindi kasi kumain siya guys eh. Hindi siya naghapunan eh. So ito guys, ang mga kasamahan niya, healthy. Yan. Okay. Pero ito guys, talagang matamlay po siya talaga. So ngayon guys, ang oras ngayon ay alas 3:20 ng madaling araw. So paiinumin ko guys ng tubig na may gamot ang baboy na ito. Itong nagkakasakit. Dik. Inom ko dik. Inom. Kapag ganito guys ang mangyayari sa ating mga alaga ay kailangan po talaga na i-check natin kahit na gabi o madaling araw dahil para po ating ma-monitor ang kanilang kalagayan. Okay, busog na. Ito guys ang kanyang mga kasamahan. So magkakasama sila. Samantala itong isa na nagkasakit ay humihiwalay siya. Ayaw niyang humalo dito sa anim na kasamahan niya. So ngayon guys, nagwawalis po ako ngayon dito sa mga dahon na tuyo. Dahil kailangan ko pong gawin to guys. Sa rason na ang isang baboy ko na drasa ay kailangan kong ilibat dito. Kasi hindi po maganda ang kanyang kalagayan ngayon. So dito guys, kung makikita nyo, ito po ang pinakalumang kulungan or bahay ng mga native na baboy ng biyanan ko. Sa kanya po ito eh. Bago ko ilipat dito ang aking isang baboy na drasa, kailangan ko muna siyang linisin at kailangan ko rin siyang lagyan ng sunrox na lang siguro para magiging safe naman ang aking baboy na nagkasakit. Ito lang muna guys ang aking gagamitin para po sa paglinis o pagdisinfect. So ito guys, dumating yung mga technician ko sa Yunaco Company. Sila po ang mag-ano ng concern dito sa baboy na nagkaroon ng problema sa katawan.
Pero dinom sa tubig. Ano gani ko sir nga ano ko siya isaylo ko siya sa piyak ng kurong to sa piyak. Gusto siya matulog din mo te iba. Mga sabad-sabad. Hindi makatulog sin sakto. Sige, isaylo ko lang ano sir. So guys, kailangan kong ilipat guys ang baboy. Isang piraso. Dik dik dik. Excuse me, dik ha. Jangan dilihat pihon ke semua. Pihon ke. Seperti makan rasa mu. Sir, anong tawag sin ang ano, sir, bulong? Oxit tetracycline. Okay, para sa hilanat. Para sa hilanat sa baboy. Hilanat ah, okay. Unti ba yung tayo? 1 ml sir, ah? Hindi. 1:10 isa. Okay, 1:10 ang ratio. May 30 kilos. Ito yung guys, oh. Biglang pumayat yung baboy ko guys, eh. Pero okay lang kasi sadyang ganun po talaga ang mangyayari sa ating mga baboy kapag nagkakasakit. Dito ko sa ilipat kasi para makatulog ng maayos. Okay. Bawal paliguan sir, no? Buts yung ganun sir, may tendency na ano, hindi mabala ng hilanat na kay bisang bugnaw tana. Sa mata niya kapula mo, no? Bixan. I-vitamins na lang sir. Okay. Bixan. Palapitan ka ha? Kalapan. Ayun guys o. Sus. Dire ko lang siya na ibutang sir ha. No? Kaya na-realize ko, nakakita ko sa iya, gusto niya matulog na sabad siya sa mga akdanan niya. Sige, magkaon mo. Iniwan. Magkaon man saka drying. Kagina, wala. Hasta kahapon. May dextrose powder ka to? Wala, wala sir. Mabakal ko. Paano ka magpainam saya? Powder lang sir. Kahapon, gintingal ko. Hindi man. So medyo budlay. Yung Cyrus na lang. Hindi, wala gid siya kakaon. Wala gid. Pero gabangon siya kung nauhaw. Ito guys, timpla tayo ng ano guys. Magdi-dissolve ng powder na gamot. Anong tawag sila sir? Parabeng. Parabeng. Sir, isa pa sir. Isa pa ka... Tubig? May amok kami ng Japan ah. Mangita ko sir. Oh, sige, sige. Mineral. Mineral lang. Okay, pwede na yan. Thank you. Thank you. Ara na sir ah. Kabo lang. Batang yung may duwa ng kaskop na yun. Hindi mag-uha. Abot siya naman. Okay. So ito guys,
ginadissolve ang dextrose na powder. Inom yan eh. Okay, so yan guys, umiinom siya. Yan. Anti-dehydration. Texture sa powder. Ito guys, pinapainom na ng tubig na may halong dextrose na powder. Okay, thank you. May kabo pa man da sa sarod ng baryos na. Ah, sige, magkuha ka, sir. Okay. Busog na siya. Inom siya. Ginamo ko na sa sir pag makita ko nga kapalapit sa drinker, sa tubig. Oh, how gali. So mas advisable gid sir nga i-lainon siya, no? Hmm. Kaya iyang mga kaopdanan makukulit. Malatnan pa iba. Malatnan pa, mahawaan pang iba. Okay. Thank you. Dito guys, itong kulungan ng biyanan ko sa native na baboy niya. Sa totoo lang guys, almost 15 years na po ito eh. So napakinabangan ko pa siya para sa baboy na nagkasakit. Hindi mo lang guys, sir, pagbasan, sir. Hindi lang? Okay guys, umuwi na sila.